So, ito naman tayo ngayon. Bibili tayo ng kambing. So, may nakita ako. Kapitbahay lang namin na talagang napaka-quality na kambing. Sobrang laki. At yung presyo, hindi gaano kamahal, pang masa lang. So, ito yung bibilhin po natin. So, itong mix na ito is boer. Yung inaanglo. So, yung katabi niya, yun yung ina niya. Yeah, ito yung mga kambing, pili-pili pa muna tayo. Baka may magustuhan pa tayo na iba. Pero may napili na ako. Ito yun oh. Ito yung ina. At ito yung nagustuhan ko. So, ito lang yung nag-iisang native niya. Ito yung boer. Ito yung ama nung anak ng na pinili natin. Napakalaking kambing. Kasi nga, naghanap tayo ng mga kambing na F2, F3 or F1 para ipampalit po natin doon sa ating mga native goats. Ito pa, may anglo pa. Actually, dito sa kapitbahay po namin, nag-ano din po sila. Nag-stud service 200 ang bayad kung sino yung magpasampa. Pero maya maya sabihin po natin kung magkano yung presyo nila. Ito yung ama nung pinili po natin na kambing. Bibili po tayo ng babaeng kambing. Tapos sa iba tayong farm bibili ng mga hybrid na mga buck. Kasi alam nyo mas madali po kasi dito na nakikita po kung hybrid po yung pipiliin po natin. For example, nanganak na siya ngayon, mga after 3 months, 5 months, pwede mo na siyang maibinta. Whereas kung native lang, sa experience ko, aabot po talaga siya ng mga 8 months to 1 year bago mo maibinta. Tapos 2,500, 3,000 pa siya. Pero sa iba na gustong manatili sa pag-alaga ng native, actually may kita din naman, okay din naman yung native kasi mas matibay sila sa mga sakit. Kaso nga lang ako mismo is hindi tayo na kontento. Pero anyway, kanya-kanya naman tayo ng pananaw sa buhay kung ano po talaga yung pipiliin po natin. Kasi ang sa akin kasi is gusto ko yung madali siyang ma-dispose. So halos lahat din po ng mga native natin sa ngayon binibinta ko na. Tapos yung pera na nakuha ko, yun yung ipambili ko ng mga kambing na mga hybrid para in the future mas madali tayong kikita. Pero ganun talaga, magsimula tayo sa native goats. So ito yung napili natin. Ito yung ina, Anglo. Actually, itong kambing na ito is 2 months old pa lang na kukunin po natin, pero tingnan natin parang halos kung sa native yan mga halos mga 1 year na, pero hindi mo akalain 2 months pa lang. So kung pag-usapan lang talaga yung pinakamurang kambing andito lang pala sa Cebu ay pinakamura. The last time nakabili tayo doon 3,500 lang, pero ito din bibilhin po natin mamaya pag natin sabihin ko sa inyo kung magkano itong presyo. Pero pa lang, kasapin pa natin yung may-ari kung magkano yung yung binibinta niya. Actually, itong may-ari sabi niya nagsimula din daw siya sa native goats. Tapos nakita niya mas madaling kumita doon sa mga hybrid. Kaya nag-upgrade na din siya. Actually, okay lang naman din yung native. May kita din naman kahit pa paano, pero iba talaga compare po sa mga malalaking kambing. At ayon sa may-ari na nagtanong po tayo sa kanya, sabi ho niya, tinanong ko siya kung bakit kambing inalagaan mo. Sabi niya, kaya tayo nag-alaga ng kambing dahil daw sa sobrang mahal ng mga commercial feeds na ipapakain sa mga alagang baboy. Ang kambing damo lang
okay na. So once a day, yung once a day yung pagkain mo, anak. Tingin-tingin muna tayo, baka may iba pa tayong ano, magustuhan pa. Pero kita nyo naman sa katawan, 2 months old pero grabe na, ang laki na. Dito oh, laki, ang tataba. Boer Anglo mix yung lahi. Ang dami palang ano, pinaka murang kambing dito sa Cebu, sa lugar namin. At saka ang dami na ding nag-alaga ng mga ano, ng kambing sa mga dito sa barangay po namin. Dati ilan lang yung nag-alaga, pero ngayon ako, dami na. Mga hybrid pa. Halos yung ako din sa halos din sa mga kambing ko sa ngayon, halos kaunti na lang. Kasi ina-out ko na yung mga native at pinapalitan ko na ng mga hybrid. Kaya whatever yung ano mabenta ko na ano na makuha ko na pera sa aking mga native goats, dandahan kong binibili sa mga ano kambing na may lahi po talaga. Kumbaga step by step lang tayo, nagsimula sa native, upgraded native goats, tapos naging hybrid. Yun yung ginagawa po natin. Pero tayo, depende sa atin kung ano po yung gusto natin. Kung native, okay lang din. Kahit pa paano, may kita pa rin kahit kunti lang. Pero mas lamang kung hybrid yung aalagaan po natin. Mas madali tayong kumita. Hanap pa tayo ng iba, baka may bibili pa tayo. Ito. $6,000 lang yan. Oh, Anglo. Anglo Boer. Siguro nasa mga 80 kilos siguro to. Or 90 kilos. Yung Anglo. Yung Boer nasa 100 kilos na siguro yan. Sobrang laki. Ayun oh. Kaya yung iba ko na kambing din, dito na din po ako magpa-stud. Ang bayad pala sa ano kung gusto nating magpa-stud is nasa 200 lang. Pero depende sa lahi at depende sa may-ari kung magkano yung ipambayad sa inyo. Sabi niya nung may-ari, iniwan lang daw niya yung isang native niya para pa lang daw sa ano, pangkatay. Pero halos mga native goods niya dati dinidispose na niya. Actually, magandang investment itong ano, kambingan. For example, tulad sa akin, nung nakaraan na bumili tayo ng F1. Magkano yung presyo ng F1? May pag-plugin natin, 3.5. Eh, kung mga nganak yan, tapos i-ano mo, ipasampa mo sa mga hybrid. Kung may lalaki na kambing, binta mo kahit 4.5, 5,000, 6,000. Bawi mo na agad yung puhunan. Ito, laki. Again, kung pag-usapan lang ang pinakamurang kambing talaga, walang iba na kundi marami tayo dito sa Cebu. Ang pinakamura na kambing. Kung sino po dyan yung gustong ano, gustong bumili po ng mga kambing,
na mga may lahi at mura. Ano lang, just comment down below your ano. Ibibigay ko lang sa inyo yung ano, yung contact number sa mga may-ari. So ito, dinala na po natin sa baba yung napili po natin. Tapos maya-maya, pagdating sa bahay, sasabihin ko na sa inyo kung magkano po yung presyo ng kambing. Abuhay na. Balik kan river. Adili ba? Hindi na dugay. Kailan ni Pat kay kinulong man? Naaaaaa! Wala kila ay! Tagbaw yun eh! Naaaaaa! 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 So ngayon is nandito na tayo sana sa bahay po natin. Nakauwi po tayo. So tingnan nyo naman yung kambing, oh. 2 months old. Boer ex Anglo. Grabe yung laki. 2 months old pa lang. May isa kong native dito na naiwan. Halos kasing laki lang sila sa ganitong klase na kambing. Alam nyo ba kung magkano yung bili ko nito? Talagang magulat kayo sa presyo, sa sobrang mura. Ang presyo po ng Boer ex Anglo na nabili ko ito na kambing is nasa 3,500 lang. Remember, Boer ex Anglo, 3,500. Kaya kung mura lang yung pinag-usapan po natin kung saan makabili po, nandito lang sa Cebu. Daming kambing na nag-alaga na po dito, oh. Kita nyo naman sa katawan. Sobrang taba. Yung bones niya sobrang ano, kapal. Ito yung nabili natin, no? Siguro mga after, siguro mga let's say 2 months pa lang ito, mga 5 months siguro in the future, mga 5 months itong kambing, sobrang laki na siguro to. Grabe, sobrang jackpot ko dito. 3.5 lang, kaya binayaran ko na agad. So ito na siya, may kulungan na yung ating alagang kambing. Tapos kung meron pa tayong mahanap na iba ay bibili pa rin tayo. Tapos i-out na natin yung mga native goats. Simula na tayo sa mga ano, hybrid. Kasi dapat tayo na ano, na medyo matagal na tayo sa goat farming business, dapat may maganda tayong program. Kumbaga step by step yung ginagawa po natin. Kasi the more na nag-ano tayo, nag-upgrade, the more na nag-ano tayo ng level, pataas yung level po natin. Talagang mas the more yung makukuha natin na income dito sa kambingan. Yan yung ano, yan yung native, yung black. Sobrang laki. So ito yung in a previous, ito yung nabili natin na F1. Pero yung native versus 2 months old, talagang sobrang laki. Ito yung ano, Anglo na nabili ko din. Bata pa din ito. Pero ito talaga yung nabili ko ngayon, is sobrang jackpot ako dito. Pero kung kayo ang ano, kayo ang tatanungin ko, kung kayo yung may-ari nito na kambing, magkano kaya yung ibinta nyo sa akin? Magkano kaya yung ipresyo ninyo? Kung kayo yung may-ari nito, magkano? Kung kayo yung may ganitong kambing tapos gusto nyo ibinta, magkano kaya yung gawin nyo na ano, na presyo po dito? Ako nga, ang sagot ko dyan, hindi ko alam kung magkano yung, kung ako lang yung may-ari, hindi ko pa masagot kung magkano yung presyuhan.
Pero kung kayo, meron kong idea sa ganitong klase na kambing, kung magkano yung presyo, please comment down below para malaman po natin kung magkano po talaga yung presyuhan ng ganitong kambing. Isa duling po siya, 2 months old. Yung lahi niya is a Boer Anglo. So kita nyo naman sa katawan, sobrang tataba. Hindi mo akalain na 2 months old pa lang. So please comment down below kung magkano kaya yung presyo ng ganitong kambing. Pero yung nabili ko nito is nasa around 3,500. Yung nabili ko siya ng 3,500. Pero kung kayo yung magbigay ng presyo, please comment na lang kung magkano yung presyo na ibibigay ninyo sa ganitong klase na kambing. Oh, kita nyo yung katawan, no? Oh.